Masan ka, hindi ko lang mapigilan na ano, mag-comment sa ano. Walang tigil na fake news itong mga dilawang media. So, itong News 5 kasi, naglabas po ng isang balita nila. At nabasa ko po, ginawan po ng fake news si BBM. At ang source, mga sangkay, ay ang pinakamalupit na fake news, walang iba kundi itong Crappler. So ngayon, mga sangkay, pag-usapan natin ito at babasagin natin itong kalokohan nilang ginagawa. Anyway, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo na po ang dapat mong gawin. Pakisubscribe na po yung ating channel at pakiclick din po ang bell notification dahil road to 1 million subscribers na po tayo. Na ilang tulog na lang, mga sangkay. 1 million na tayo. At syempre, pakilike din po ang video na to para mas maraming makapanood. Yan po ang pinakamahalaga nating batas. I-like ang video na to. Napakadali lamang po niyan. So, ayan nga po. Napapaisip lang ako, mga sangkay. What if walang social media? At itong mga journalists na galing sa ABS-CBN, GMA, TV5, CNN Philippines, sila lang ang makakapagbalita. So malamang sa malamang, mauuto ang marami sa atin. Diba? Pero buti na lang, mayroong social media na bumabara talaga, mga sangkay, sa kung ano mang kalokohang ginagawa nitong mga dilawang media sa Pilipinas. Dahil eto na naman, mga sangkay. Ay, nako. Ito galing sa News 5. As Marcos Jr. prepares to assume the presidency on June 30, his contempt for the media could pose serious risk for democracy in the Philippines. Ignoring critical publications is bad enough. But Marcos Jr. will have tools at his disposal to muzzle the media in a manner that the elder Marcos, no supporter of press freedom, could only dream of pahayag ng human rights. Watch. Ayon daw po ito sa pahayag ng human rights. Ito mga sangkay. Ayon daw po sa Human Rights Watch, pangiisnab, panghaharas ng kampo ni Marcos Jr. sa journalist, seryosong banta sa demokrasya. Tanong ko lang sa fake news nyo, TV5, at dito sa ano, sa Human Rights Watch, sinong journalist ang hinaras ng kampo ni Marcos? Pinagsasasabi nyo. Magbigay kayo. Ako po, masamang bintang yan. Pinagbibintangan nyo na nangaharas ng journalist ang kampo ni Marcos? Eh dapat talaga siguro maban kayo kagaya ng ginawa ni President Duterte nung unang pag-upo. Hinaharas nyo si Duterte, binabaliktad nyo ngayon ang sitwasyon. Para mas mabuti, para mas walang problema, i-block itong ano. I mean, wag pa samahin, wag pa pasukin sa kung ano mang lakad ni BBM. Gaya ng ginawa ni President Duterte noon, di ba? Kung maaalala nyo, yung una niyang pag-upo, nakaban ang mga media, yung yellow media, kay President Duterte dahil nga po sa mga kalokohan nilang tinatanong. So kay BBM sa ngayon, sa totoo lang, hindi kailangan ni Bongbong Marcos ang media. Why? May social media, may SMNI, may Net25, may UNTV. I mean, hindi kailangan ni Bongbong Marcos ng mga dilawang media na kagaya ng CNN, News 5 o TV5, GMA, ABS-CBN.
Kasi may alternative na mga media sa Pilipinas. UNTV, Net25, PTV, at higit sa lahat yung SMNI News na talagang naglalabas ng katotohanan. At bukod dyan, may social media si BBM. Meron siyang Facebook na may milyong-milyong follower. Meron siyang Twitter na ganun din kadami. At may YouTube channel po siya na sobrang daming subscribers. Nasa 2 million na mahigit. Kaya kayong mga media, umayos kayo. Baka dumating sa point na hindi na kayo pansinin ng kampo ni Marcos dahil sa inyong mga kalukohan. Sabi ng sabi daw dito, seryosong threat sa demokrasya ang pag-iisnab at pangaharas ng kampo ni presumptive President Bongbong Marcos Jr. sa ilang reporter ng Rappler. Ito na naman, hindi lang pinansin, hinaharas na. Ayus-ayusin nyo yung mga pananalita nyo. Paanong hinaras? Hindi lang pinansin ni Vic Rodriguez yung masamang tanong ng Rappler? Panghaharas na yon? Hindi lang pinansin ni BBM si Lian Buwan at hindi pinapasok ng kampo niya, hindi pina-interview sa kalokohang tanong, panghaharas na yon? Ganun ba yung definition nyo sa pangaharas? Yung hindi pinapansin? Yung iniisnab lang? Grabe talaga itong mga to eh. Nagtutulong-tulong na. May Human Rights Watch pa na nangingialam. Diyos mo yung marami. Ngayon, wala na kayong maluloko. Kung mayroon man kayong maluloko, yan, yung mga kaparehas niyong mga dilawan na iilan na lamang. Pero ang super majority, naku po. Malabo yon. Kaya umayos-ayos kayo. Panawagan nila sa mga donor countries, rights respecting government at asosasyon ng journalism, maging mapagmatyag at sama-samang labanan ang panggigipit ng administrasyon ni Marcos Jr. Panggigipit? Alam nyo, kung walang social media, maniniwala ang marami sa kalokohang balitang to. Nasisiraan na ng ulo itong mga to eh. Hindi lang pinapansin, harassment na. Hinaharas na. Kundi ba naman may mga saltik? Labanan daw po ang panggigipit ng administrasyon ni Marcos sa kalayaan, sa pamamahayag at kritikal na pagsusulat. Wala pong ginigipit ang kampo ni Marcos. Sa katotohanan, kayo ang nanggigipit. Ilang dekada nyo nang binubuli ang mga Marcos, si BBM, kung mabalahuran nyo sa inyong mga balitaan. My goodness. Kung bastosin nyo si Marcos, ganun-ganun na lang, hindi nagre-reklamo si BBM. Pero I think, siguro this time, no? Sana iban na ni BBM itong mga dilawang media, News 5, GMA, ABS-CBN, CNN Philippines. Iba na yan. Wala naman mga kwenta yung mga yan eh. Alam niyo saan sila nagkakasilbi? Nagkakasilbi lang ang mga yan kapag may mga bagyo. Kahit pa paano, nagkakasilbi. Pumupunta sila. Pero pagdating po sa politika, hindi po sila naglalabas ng tamang balita. Basta may mailabas lang po silang paninira. Lalong-lalo na pag kay Duterte, pag kay BBM, pag kay Mayor Indaysara, pag mga ganyan. Talagang todo ang paninira nila dyan. Kaya nga, what if wala pong social media? E di ang daming maluloko na mga loko-lokong
dilawan na to, lalong-lalo na pa itong Human Rights Watch. Diba? Sana maban po talaga, kagaya ng ginawa ni President Duterte, tinuruan po talaga ng leksyon. So, isa po sa problema ng ano bansa natin, itong crappler. Kaya sana, mawala na po ito sa administrasyon ni President Marcos. Total, marami naman tong kasalanan sa Pilipinas. Funded po yan ng Amerika. Na mahigpit, na pinagbabawal. May kaso po yan. Sana matuldukan na po talaga. Para po hindi na makapag-operate itong mga lokong to. Ay nako, ayos ayusin yung fake news nyo ha. Kayo yung nambubuli sa mga Marcos, kayo yung nangaharas sa mga Marcos, kayo pa yung may gana mag-report-report ng ganito. Pambihira. So ayan mga sangkay, kalat nyo po ang video na to para mas maraming makapanood na ating mga kababayan. Like, comment, share, and subscribe. At lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless at mabuhay po ang Pilipinas.